Today I'm going to teach you how to stencil cut using a cutter. So first, pag maglalatter cut kayo or stencil cut, pili kayo ng mga letters na madaling i-cut. Katulad nito, ito madali itong i-cut. Ayan. So bakit ko pinili itong mga letters na yan? Kasi yung mga letters na yan, yan yung mayroong mga parang circle or shapes sa loob ng letter. Katulad ng A, meron siyang triangle. Yung B, meron siyang parang dalawang oblong. Kasi hindi mo siya oblong. Ano. And the D, meron din siya sa loob. O, meron sa loob. P, meron sa loob. Q, and R. So, ito lang yung mga letters na merong shapes sa loob. So, kaya ko siya na pinili. No? Hiniwalay ko muna siya sa ibang letters. Kasi, yan yung mga letters na dapat nyo lagyan ng bridge. Bridge. Ano ba yung bridge? Mamaya, ipapakita ko sa anong ibig sabihin ng bridge. No? Kasi yan, pag kinat nyo yung letter A sa gilid, yan, pag kinat nyo yan, okay? And B, pag kinat nyo yung B sa gilid, tapos tinanggal nyo yung B, sasama yung shape sa loob, no? Sasama. So, dapat maiwan yun dyan. Hindi pwede sumama. Kailangan tanggalin lang natin yung black. No, kung may kita nyo, dapat yung black lang ang matanggal. Hindi yung white. Kasi yung white na nasa loob, kasama siya sa white na paper sa labas. Okay, so, yung mga letters naman na madaling ikat na hindi mo na kailangan lagyan ng bridge, eto. Yan. Okay. So, yun yung mga letters na hindi, walang shape sa loob. Open siya. So, pag kinat mo, kahalo pa din siya ng paper sa labas. Hindi katulad ng A, B, D, O, P, Q, and R. Siya yung dapat yung lagyan ng bridge. Okay, ano ba yung bridge? Okay. So, ito po yung bridge na sinasabi ko. Yun! Okay. Yung letter A, mayroon siyang bridge. Yan, may tumutuloy na white sa gilid. So, pag kinat nyo itong letter A, hindi nyo siya maikakat yung mga white. So, pag tinanggal nyo yung yan, may iwan yung shape sa loob. Katulad nito, may iwan yung shape sa loob. Kasi mayroon siyang bridge. Yun yung hahawakan eh. Doon siya kakapit sa papel. Yung D, ayun, nakakapit siya sa papel yung D. O, yun din. P, yun din. Q, and R. Okay? So, syempre, ngayon, alam niyo na yung bridge na sinasabi ko. No? Ito naman ngayon. Magle-letter cut na tayo. Syempre, itong letter na to, hindi ko na siya nilettering manually na niletter. Pin-print out ko siya sa printer. No? Kasi, ubos oras yun eh. No? Pag nag-lettering ka pa. Actually, sanay naman ako mag-lettering. Pero syempre, pag may business ka at nagmamadali ka, kailangan mo kumita ng limpak-limpak na salapi. Kailangan mabilis ka. So, syempre, mag-print ka na lang. No? Download ka ng mga iba't ibang klaseng lettering sa computer. Mamili ka ng madadaling letters. And then, i-print out mo na lang siya para mabilis. Para, ang gagawin mo, i-cut mo na lang siya. No? Okay, ngayon, mag-print na tayo. Paano ba tayo dapat mag-print? Okay, so pag nag-print tayo, huwag ka mag-print ng black, no? Kasi, kung ikaw ay nagtitipid na naman at wala kang pambili, huwag ka masyadong aksayado sa ink. Okay, so ang gawin mo, mag-print ka ng lines lang. Gawin natin lines. Ayan. Yun, no? O, di ba? Lines lang. So, susundan mo na lang yung mga lines habang kinakat. No, yan, no? Mga lines. Di ba? Tipid ka na sa ink. Hindi ka pa naglettering, so isusundan mo na lang yung letters para i-cut. Okay? Yun. Okay? So, proceed na tayo ngayon sa letter cut. No? Try na lang natin i-cut itong A, B, D, O, P, Q, and R. No? Okay. Cut natin. So, tanggalin na natin ito. Kailangan lang natin yung ito.
talim, no? Actually, hindi na ako gumamit ng ruler. Pero diretso, diretso siya, no? Kasi, medyo sa tagal ko na nagpiprint and nagle-letter cut, medyo nasanay na yung aking stroke ng diretso. So, kaya hindi ko na kailangan ng ruler. Pero kung beginner ka pa lang, gamit ka ng ruler. Pero ito, no, huwag kang gagamit ng ruler na plastic. Gamit ka ng metal. Metal ruler. Kasi ang plastic, pwedeng ano yan eh, kasi ang cutter minsan, pag nagla-line ka, umaakit yan. Ano? Kinakain ng ruler yung talim, tapos umaakit na ganun. Pwedeng makat yung daliri mo habang hawak-hawak mo siya. Kumakat ka, biglang umakit yung cutter, hiwa, no? May hiwa yung daliri mo. No, nangyari na sa akin yan, madaming beses. Kaya, hindi na ako gumagamit ng plastic ruler. Metal ruler na lang yung ginagamit ko. Kasi itong metal ruler, hindi siya umaakit. No? Hindi umaakit yung cutter dito. Unlike dun sa plastic, medyo delikado. Pero syempre hindi na ako gumagamit ng ruler, sanay na ako. Okay, so start na natin, i-cut ito. Okay. So yun sinasabi ko. Bridge. So naiwan yung mga shapes sa loob ng mga letters. Yun. So that's the bridge. Okay. So sa numbers, ganun din. Meron din mga numbers na mayroong shape sa loob. Tulad ng 4, 6, 8, 9, and 0. Okay, so meron ding iba na mas madaling i-cut. Okay, katulad ng 1, 2, 3, 5, and 7. Okay, so again, ulit ano. Pag mag-piprint ka, hanap ka ng madaling letters. So yun, lalagyan ulit natin siya ng bridge. Yan. So, ulitin ko, no? Pag nag-print kayo, huwag kayo mag-print ng black. So, lagyan nyo siya ng lining. Ayan, may lining siya. No, para tipid sa ink.